Good morning po sa inyong lahat. Andito na po ulit tayo sa ating kusina. Tayo naman po ngayon ay magluluto ng lasagna. Pakikita ko po sa inyo ang pagluluto ng sauce ng lasagna. Bago po tayo magsimula ng ating pagluluto, pakisubscribe naman po at pakilike at share. Ito po yung ating mga ingredients. Tanda po, may karne po tayong giniling. Ito po ay 200 gram. May isa po tayong carrots, sibuyas, at ito, hindi nakashot sa plato eh. Ito po yung ating bawang. Bukod po dito sa 200 gram na karneng giniling, meron po tayong ginawang sa atin ay ito ay bola-bola. Meatball po. Ito po yung ating ilalagay na karne. Yan. Inano ko na po kahapon. Binilog ko na po kahapon, hindi ko na po naipakita sa inyo. At ito po yung ating sauce. Maglalagay po tayo ng kaunting ketchup. Kaunti lang po dahil tayo ay nandito sa atin. Hindi po ito pansarilis. At ito po ang ating sauce. Kamatis. Tapos maglalagay po tayo ng basil. Andito tayo sa Pasko. First time kong magpapasko sa amo. Hindi tayo makakauwi dahil ito yung buhay natin sa Italia ng OFW passport sa tayong magtiis. Ito yung kailangan natin. Trabaho. And, lagyan po natin ng kaunting olive oil. Ay, parang walang sin... Ay, gusto ko magtataot pang... Ito pong ating meatball. Ipiprito po natin ng ibang parte bago natin po ilalagay sa ating sauce para hindi po madurog. Ang gagawin ko po ay lagay muna po natin yung ating karne. Ito po yung ano, ito po ito konting 50 gram na karne baka. Ito po ibabaw 150 kaya 250 po. Ayan. Karne muna po para lumambot. Para hindi kasi nung matagal yung ating pagluluto. Ayan natin piprito yung karne. Yung ating meatball. Yan. Haluin muna natin. Busy ngayon si nanay kasi ngayon may magpapakain pa kaya may isa pang kaldero. Sindihan na rin natin itong isa. Habang niluluto natin yung ano. Tawag dito. Itong pang sauce natin isa. Ipiprito natin yung meatball para hindi maubos yung ating oras. Mabilis yung oras natin. Kaunti laang. Ayan. Ano lang natin, papupulahin laang po natin yung kaunti. Itong ating meatball. Dahil maluluto pa naman siya dito sa sauce. Lagay natin yung ating meatball. Ano, hari na po ang ginamit ko dito. Hindi yung tinapay na durog. Yung pangratato kasi sa lasagna natin lalagay. Makakatulong din ito pa krema ng ating sauce, yung ating harina. Konti lang, huwag lang hindi siya masama. Tapos pakikita ko po sa inyo ang pagluluto ng bechamel. Hindi pa ako bumibili ng bechamel, ako po ang gumagawa. Mas maganda. Basta sa inyo po yun. Kung kayong gagawa o bibili. Ay nako, matrabaho nga lang po ito, pero masarap. Yung pinabaliktad natin yung ating kasarola. Pero, tahinan natin ito ng konti. Lagyan na po natin yung ating yung carrots at saka sibuyas. Isa lang po ito sibuyas kasi nilagyan po natin ito ng sibuyas at saka bawang na rin. Tinimplahan na rin po natin. Sabay-sabay din na po natin para mabilis yung ating pagluluto. Yung bawang. May na naman kami ng nanay. Oh, may tumalsik. Ang lamay sa nanay.
Luluin natin. Isahin lang po natin siguro mga 2 minutes tapos lalagyan po natin siya ng binabianco, white wine at itong isang milk cube. Ay, hindi pala kita. Isang milk cube. Ayan. Tingnan nga natin itong ating pinitrito. Okay. Maya-maya, balik rin natin. Lagay na rin po natin ito. Ating milk cube. Wala. Ito natin ang apol. At paglalagay natin ang ay asin. Nalimutan ng nanay. Maglagay po tayo ng ating asin. At yung ating white wine. Ayan lang po natin mag-evaporate dyan ng mawawala yung lasa ng alak. Ayan. Tapos, i-ano naman po natin itong ating ulpete. Lagay natin sa ibabaw or kakakain natin sekundo. Depende sa amo kung anong gusto. Kung gagawin niya sekundo or ilalagay natin sa ibabaw ng ating lasagna para masarap at magandang tingnan. Medyo malalaki yung ano, nanay, bilog. Pagkabilog ng karne. Okay. Okay, lagay na natin itong isang, ano, isang buting sauce. Okay. Paglagay natin na ito. Something ketchup. Okay. Parang hindi siya maasin. Manawa natin ang ote. Sayang na eh. Ang ote. Yun ang sauce na nanay. Ilalagay na rin po natin itong ating dito. Meatball. Yan. Okay na siya. Okay na natin. Pero hindi ko po ilalagay yung ating mantika. Kasi ibang brand yung mantika pang prito lang talaga yan. Itong ginagamit ko dito. Olive oil siya. Ito po yung ating sugo. Luto na. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Luto na po yung ating sugo ng ating lasagna. Yung ating finished product. Ngayon naman po ay tayo ay gagawa ng bechamel. Gagamit po tayo ng kaunting, pakita ko sa inyo. Ano, butter po, buro. At magagawa po tayo, lalagyan po natin ng kanela. Mga siguro ay 3 kutsaritang harina. Lagyan natin ng kaunting asin. At kaunti lang po yung ating buro. Pero dadagdagan natin siya ng olive oil. Pero ako pag sa amin, olive oil lang ang ginagamit ko. Wala nang iba. Tansya-tansya. Pero wala. Patalang nanay. Tinatansya na lang po ang ating medyo marami ito dahil doon natin luluto niya ang ating harina. At yung ating butter. Konti lang po. Dahil medyo malakas ang kolesterol nito. Mga isang ano ng daliri. Painitin natin po bago natin ilagay yung ating harina. Yan, mainit na po yung ating mantika. Try natin 2 kutsarita lang kasi baka naman maparami. Yan. Isa. 2. Try natin 2 po. Depende po sa ating dami ng lulutuin. Try natin 2. Kasi pag marang kakaunti yung oil, hindi agad siya maluluto, magbabubbles. Kaya kailangan
Marami-rami yung mantika doon natin lulutuin. Tatlo po charita, ha? Okay lang na sumugta yung ating bechamel. Huwag kulang. Okay? Yan po, pakita ko sa inyo. Ganyan po. Kasi yung cellphone ng nanay, hindi natin ma i-ano yung sa kabila. Paikutin. Hindi maano mag anong nanay, mag tawag doon. Ayun, nakalimutan ko na. Ayan. Tutuin natin ng konti at irurutulit. Naman, kirutulit. Ayan. Ito po ay latte ang ginagamit sa bechamel. Pero para hindi naman sobrang taba ng makolesterol ang ating bechamel, gumamit po kayo ng tubig kung ayaw nyo po ng sobrang graso. Ayan. Tapos haluin natin. Lagyan po na siya ng kaunting asin. Yan. Yung ating kanela. Tansyahin na lang po nyo. Yan. Mahahin na lang po yung ating apoy. Parang nag-iin po ng kanin. Para maganda yung pagka-crema niya. Yung sa ating bechamel. Yan. Kung kayo may crosta, yung crosta yung gamitin. Yan. Ano, nag-umpisa na siya lumapot. Yun po. Haluin po lang natin ang haluin. Huwag po ngayon titigilan ang paghahalo kasi magbubuo-buo po yung ating bechamel. Yan, mahina po yung apoy. Pag siya po ay nag-uumpisa na pong lumapot, kagaya po nito, pwede na po nung inyong patayin yung ating apoy. Kasi habang lumalamig po itong ating apo, ating bechamel, naluluto po yung ating ano po yung ating gagawin lasagna, yung sauce natin kaninang umaga at yung ating bechamel. Ito yung ating tawag dito polpette, yung hindi polpette, polpette Italiano. Mamaya nga po yan. Tapos may tatlo po tayo. Oh, pasensya na po. May tatlong klase po tayo ng cheese. Ito po yung ating sotoletti, mozzarella, yung formaggio grana. Formaggio grana din po ito, pero durog na. Pero gumagamit po ako nito. Mamaya ilalagay natin sa ibabaw. At ito pong ating olive oil. At ito yung ating pasta. Kasi kaya po ako gagamit ng kaunting olive oil, hindi na po natin ilalagay yung pasta. Kaya yung ating, itong ating bechamel, yan po yung ating bechamel kanina umaga. Tingnan niyo po, lumapot na. Habang lumalamig, nalapot po siya. Gagawin po natin ito dahil ngayong hapon at bukas natin pakakain. Dahil maraming kuskus balungos. Hindi kuskus balungos. Mahabang gawain. Kaya gagawin na natin at bukas natin ilalagay sa oven. Yan na po. Lagyan natin ng kaunting olive oil. Lagyan po natin po ng olive oil. Kaunti lang po. Kasi para yung pasta po hindi dumikit sa ating ilalim. Yan. Tapos, ito pong ating sauce, yung bechamel po natin. Ito pong ating bechamel. Lalagyan na po natin ng sauce siya. Tapos, mamaya po natin lalagyan siya sa ibabaw ng panibago para mas mapulas siya. Pinag-mix ko na po yung ating bechamel at saka sauce. Ayan. Para hindi po tayo maha. Maraming kuskus malungos. Ay, parang ano pag mati. Ayun, medyo maliwanag. Kasi madilim.
Pinupit yung ano. Dilaw yan. Mas maliwanag. Lagyan ko po natin siya. Okay. Ganyan lang po. Bukas natin ito pakakain sa ating ano. Ayan. Tabahin natin ito. Ay. Lagay na po natin. Hindi ko alam kung anong size po nito. Teka. Kung anong size nito ang ating. Kasi yung tatlo. Tatlo ng lasagna. Nilagyan din po natin ito ng kaunting formaggio grana. Cheese. Lagyan po natin ang sauce. At bukas ito po, kaya medyo malamnaw yung ating sauce. Magdadamihan natin. Kasi, iikitin po siya. Yan. Kada isang ganito po, isang sandok ng sauce. Tapos, lalagyan natin siya ng mozzarella. Yan. Ito yung mozzarella natin. Kinamay ko na. Malinis naman po ang aking kamay. Tapos, yung ating sutuleti. Yan po. Mas maraming formaggio, mas masarap. Pero, andito po tayo sa amo. Hindi naman po pwede kung ano gusto natin. Dahil, sila po masusunod. Hindi tayo. Hindi po kagaya natin sila na sobrang dami natin. Yan. Ganyan lang po. Yan. Opla. Tapos ganun na ulit po. Gagawin natin. Yan. Yan. Matatapos na tayo. Ito yung ating last na pato. Abali, apat po ito. Apat na pato. Yan. Apat ang ating lalagay sa ibabaw. Yan. Ganyan lang po. Pwede natin ng sauce. Ito, patapos na po tayo. Lagyan natin ng mozzarella. Ganyan lang po. Tapos, ito po yung ating pinaglagyan ng sauce. Hugasan po. Babalawan natin. Lalagyan natin. Ilagyan ko po ng tubig. Dalawa po dito sa kutsarol na maliit. Ilalagyan ko po siya ng tubig. Bakit po? Dahil hindi po tayo naglaga ng pasta para hindi po dumikit. Ito po yung ating oven. Di kuryente po ito. Hindi po gas. Kaya pagluluto po at pag kumukulo na po yung ating sauce, alam nyo pong yung mainit na, pahihinain nyo po at para po tayong nagluluto na sinain. Mahina po, ilalagay po natin sa 140 lang po. Tapos, bukod po dito sa durog na formaggio, naglalagay din po ako ng itong niyadyad na ito, pure po siya na grana, na cheese, dahil mas masarap po, mas malasa. Ganyan lang po. Tapos lagyan natin. Ito na yung aming Ito na po yung finished product ng ating lasagna. Yan po yung ating ginawang bola-bola. Nilagay ko sa ibabaw. Maintindihan niya kung kakainin niya. Kung isasama sa lasagna or kakainin ng sekundo. Ngayon ay natali. Wala tayo sa bahay. Ayan.
Paki-subscribe po at paki-like. Salamat po. Bye-bye, bye-bye.